Yun, dito na tayo. Mga kasama, welcome na naman sa isang bagong kabanata natin dito sa Harvest Hills na Sugbu, Batangas. Samahan nyo ako ngayong araw mag-camping at libutin natin tong lugar na to. And sa mga bagong kasama natin, please like and subscribe para makasama ko pa din kayo sa mga susunod pa nating camping trip. Set up muna tayo ng tent para may masilungan tayo. Ikutin naman natin itong buong Harvest Hills. Check natin yung mula camp 1 nila hanggang camp 9. Isa-isahin natin yun. Tara. Ito yung simula nung camp 1 nila. So ito, bago lang itong platform na to, dinagdag sa campsite 1. Yan, di pa siya tapos. Pero malapit na. Punta naman tayo sa camp 2. So ito naman yung camp 2 nila. Dito sa camp 2, malaki yung space, maganda yung view. Well, halos lahat naman ng pitching area, maganda naman yung view. Sunod natin puntahan yung camp 3, dire-diretso lang. Dito nga pala sa camp 2, may malapit na ganito, na may pwede kayong mag-set up ng table dito, ng chairs. Wala kayong awning, silungan, yan, pwede yun yung gamitin yan. Malapit siya sa camp 2. Ito naman yung camp 3. Yan, may silungan din, may table na. So pwede kayo dito mag-set up ng tent ninyo or magparada kayo ng sasakyan nyo dito, pwede rin. Malapit sa camp 3 yung papuntang ilog. Ito yung pababa na to. Punta kayong ilog, baba lang kayo dyan. Ito naman yung camp 4. Dito, pwede na kayo mag-park ng sasakyan nyo rito. Dito sa kinakatayuan ko, pwede na kayo mag-pinch ng tent. Tapos, yung mula camp 1, 2, 3, and 4, may malapit dito ang CR. Mamaya check natin yung CR, pasukin natin. Pakita ako sa inyo. Ito naman yung camp 5. May platform din siya. Pwede kayo dyan mismo mag-set up ng tent ninyo. Or dito. Tapos sasakyan nyo dito. Pwede. So next natin puntahan yung camp 6. Kung nasaan ako. So ito naman yung camp 6. Ayan. Sunod natin yung camp 7. Ito naman yung camp 7. Maganda rin yung view dito. Ito yung pinakamalaking pitching area nila. Pinakamalawak. Pwede rito mga tatlong sasakyan. Kung big group kayo, advice ko sa inyo tong camp 7. Ito yung entrance. Diyan tayo pumasok kanina. So dire-diretso. Ang unang makikita nyo yung camp 7. Tsaka yung camp 8. Ito pala yung camp 8. Yung main net. Tapos yung camp 9, dito banda yung camp 9. So bihira paggamit ni Sir Eric yung camp 9. Silipin naman natin yung
yung CR nila. Isa-isayin natin. Unahin natin itong malapit sa ano. Malapit sa Camp 7. Ito yung una, yung comfort room nila. Pambabae, panlalaki. Malapit to sa Camp 7. Ito lang yung Camp 7. Dito na yung CR kagad sa gilid. Check natin yung panlalaki. Quality talaga yung CR ng Harvest Hills. Malinis. Para ka nasa bahay. Kompleto na, may bidet. May hugasan ng kamay. May ilaw syempre. Check naman natin yung pambabae. Ito naman sa pambabae. Ganun din. Parehas lang. Ilaw, bidet, kasi na kamay, may patungan na din ang gamit ninyo. Silipin natin yung ano. Silipin naman natin yung shower area. Ito naman yung shower area nila. Pambabae, panlalaki rin. Unahin natin itong pambabae. Yun oh. Nature feels oh. Yan. Ayan yung shower head. Ayan, pwede kayo dito maligo. May patungan na rin. May sabitan ng mga tuwalya, damit ninyo, pamalit. Check naman natin yung sa ano, panlalaki. Ito naman yung sa panlalaki. Alos ganun din. Shower. Patungan. May sabitan na rin. Open nga lang tong ano nila, shower area nila, which is maganda, nakaka-relax, ba naliligo ka, kita mo yung puno. So punta naman natin yung ano, yung CR malapit dito sa Camp 2, 3, 4, 5, check din natin, check muna natin to ano, pambabae. Yun, okay din. Parehas lang din dun sa CR, malapit dun sa Camp 7. Kompleto rin siya. Panlalaki. Ganun din. Kompleto rin. Ayan, may mga patungan na rin. Check naman natin to. Yung liguan nila. So, nandito yun sa pambabae. May dalawa siyang pinto para sa shower. Ito lang yung ano, comfort room. Shower area. Ayan, shower head. Bukas din, open din tong ano nila. Open yung taas ng shower room nila. Ito yung isa. Ayan yung shower head. Ayan. Open din. Dalawa yung shower room na pambabae. Check natin yung sa ano, panlalaki. Ito naman yung sa panlalaki. Dalawa rin yung shower room niya. Ito yung isa. Yan. May ilaw na rin. Kung sa gabi hindi madilim dito. Dahil may kasama na siyang ilaw. Check natin yung kabila. Okay din. May switch. Shower. May nakalimutan pa pala akong isa. Yung sinasabi ni Sir Eric kanina na ngayon ko lang din nalaman na pinaparentahan pala nila. Kala ko dati para sa family niya to. Yun pala, for rent pala. Ito yung tinatawag na ano, na Kubo Camp. So, sabi ni Sir Eric, fully booked to, buong March. Ang susunod na availability niya na is April na. So, pagka nag-book kayo sa ano, Kubo Camp, kasama na tong ano, kasama na tong Camp 6. Silipin natin yung loob.
ka tayo doon sa Kubo Camp. Yung Kubo Camp pala, ulitin ko, worth 6,000 pesos. Kasama na doon yung Camp 6. Tapos, ang check-in and check-out time ninyo is 12 to 12. Okay din tong Kubo na to. Pangmalaki ang pamilya siya. Sabi ni Sir Eric, may dalawa daw tong room. So, may duyan sila, may kasama ng duyan. Tables and chairs, may sofa. Silipin naman natin yung loob ng ano, ng Kubo. Ayan, pagpasok mo dito, parang ito yung pinakasala niya. May higaan na kagad. Electric fan, meron na rin. Tapos dito naman, saan natin? Ito yung unang room. Yan. Tapos katabi lang niyan is yung pangalawang room. Ayan, may kasama na pala siyang electric fan. May mga patungan na rin. Tapos may single bed. Pero dalawang tao, kasya na dyan. Ganun din dito sa kabilang room. Dito nga lang, walang parang mini table. Kama lang talaga. Pero maluwag. Pwede na yan. Kahit di ka na mag-electric fan dito. Presko naman yung hangin. Labas-pasok lang dito sa Kubo. Mahangin dito sa Harvest Hills. Ayun, napakita ko na sa inyo yung Kubo Camp. Kung plano nyo mag-try mag-harvest seals at wala kayo masyadong gamit, mga camping gears, pwede nyo try itong Kubo Camp. Bigyan ko rin kayo ng ano, ng view ng buong harvest seals. When we wake, hear the birds and see the sun, side by side our fears are done. Oh, the good times just begun. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. Oh, you and I, we got it. Oh, we don't need no more. Napakita ko na sa inyo mga kasama yung buong campsite ng Harvest Hills mula Camp 1 hanggang Camp 9. Kasama na rin doon yung comfort room, shower room, plus yung Kubo camping nila. Tapos sinamahan ko na rin ng drone shot. Ngayon naman gagawin natin, susunod, maliligo tayo sa ilog. Tara!
kasama, kakatapos ko lang magbanlaw. At sobrang nakaka-relax talaga, maligo sa ilog, nakakatanggal ng pagod. Para sa akin lang naman 'yun. Pero sa kabilang banda, nakakagutom, kaya ngayon susunod kong gagawin. At sa setup ko 'yung lamesa ko, mag-setup pa na rin ako ng ilaw dahil medyo padilim na. Tapos saing na ako. Sabay lulutuin ko na 'yung ulam ko. Kain tayo mga kasama. Lord, maraming salamat po Lord sa pagpaprovide ng aking hapunan ngayong gabi Lord. Magsilbing kalakasan po sa aking katawan ito. At muli, maraming salamat po. Amen. Mga kasama, andito na naman tayo sa pinakamalungkot na part, ang pagwawakas na isang kabanata. Pero masaya pa rin ako na naibahagi ko sa inyo yung ganda ng Harvest Hills. Kung gaano ka relaxing dito, kung gaano ka ganda yung view, saka kung anong ibang pwede mo pang magawa aside from camping. So paano mga kasama? Sa susunod na lang ulit. Bye-bye! Teka. Sandali. Bago ko malimutan, muntik na. Harvest Hills Extension or Harvest Hills 2.0. Pasok!